Ang unang batch na sasalang sa Singbakbakan, ikakasana agad ang kanilang pangsigalingan. Darmin Busta ng Davao de Oro, Dai Peña ng Valenzuela, RJ Cabael ng Batangas, at Rachel Cardenas ng Caloocan. Ano pakiramdam na makabalik ka sa singgalin? Siyempre po, isang napakalaking oportunidad sa amin na mapabilang sa wildcard. Ayun, sobrang saya, sobrang nakaka-pressure din ng konti, pero laban lang. Rachel, anong ina-expect mo na mangyayari dito sa singgalin bakbakan? Siguro malupit ang mangyayari ngayong araw na to. Kasi hindi namin alam kung ano yung mga kakayanan ng mga kasama namin. Kasi siyempre po, ano po yung mga mangyayari. Kaya nakakakaba, nakaka-excite. Jermaine, nung nalaman mong babalik ka, anong reaction mo? Siyempre, sobrang happy po and sobrang blessed namin lahat. Kasi nakabalik ka kami dito as wildcard. At hindi basta-basta na mag-ing wildcard as wildcard. Brian Jane, anong ina-expect mo sa mga kakalaban mo? Ako, maklase. Talagang bakbakan to ng sobrang mga malulupit sa larangan ng game. Sino sa tingin mo yung Beritaya? Beritaya, ha? Aray ko nga katabi ang aking napili dahil talagang kita ko naman sa kanyang mga galaw mismo ay talagang napaka-beritera. Talagang pag bumirin ay lapas ng tatlong katong abot. Ayun. Sino sa tingin mo yung Beritaya? Si Ate Joanne. Kasi parang pa-jolly-jolly lang siya, pero magugulat ka sa talent talaga niya sa pagkanta niya. Kasi ang lawak ng range niya at kaya niya lahat gawin. Sino sa tingin mo yung mahilig na TikTok? Parang si Ovis. Kasi makulit siya eh. Super kulit niya. Kahit saan siya nalimin, kahit sa simbahan pa siguro. Sino sa tingin mo yung maraming laman ng rep? Si Madam Rowell, ako, sagana to na lahat, no? Hindi ko dinidisi yung mga friend. Tata naman eh, talaga. Picture speaks itself talaga. So, ayun lang. Talagang English, sagana to si Anne, si Rowell sa Ipin. Lahat talagang mabuting tao to si Rowell. Pagaling siya makisama eh. So, ina-expect ko na talaga na marami lang marirap nito. May trabaho ko palagi. Sino sa tingin mo yung ayaw mong makalaman? Si Kuya Jamal. Ito yung pinakaayaw kong kalaban. Kasi, same style talaga eh. Sa yung reggae ba, yung spirit. Parehas kami ng spirit eh. So kung maglalaban man kami, hindi namin mapapakitaan ng magandang laban yung yung tao. Kasi parang isa lang kami. Kaya, i-jaman ako. Sige. Kasi parang close na kami. Tapos parang ayaw ko talaga siyang makalaban kasi parang may kakaiba siyang power. Yan, si Mami Jo. Parang mamalabo talaga yung buhay ko sa kanya. Kumbaga parang sobrang hindi ko po kasi kaya siyang labanan. Kasi parang yung mga tinuro niya po sa akin yung style, hindi ko po kaya mabuhin sa kanya. Parang ang bigat-bigat po sa pakiramdam kapag ganitong dalawa yung kapat. Ito, si Vincent. Para sa akin kasi matunog din yung pangalan niya dito sa wildcard kasi napakalawak din ang kaya niyang gawin aside sa kumakanta siya ng boses babae, kaya niya din doon yung panglalaki. Kaya yun yung talaga nakakatakot sa yung parang ang hirap niyang kalaban. Kaya yun, ayaw ko ng kalaban. Hindi naman yung tingin mo kaya mong talunin. Kaya talunin niyo sarili ko kasi Sarili ko kasi pag pinangunahan ako ng kaba, syempre kailangan kong tanungin yung sarili ko, kailangan kong labahan yung sarili ko. So, kasi ko pala parang nangyayari ako sa boses niya. Pero parang kung kaya ko sa tapat na yung si Wilson. Kasi napalo ko na siya dati. magaling po siya. Sige, po siya. Sige.
Hindi naman sa ano, kaya ko siyang talunin, pero there's something talaga may mabibigyan namin ng magandang labad yung mga iyo. Try namin dalawa. Sino yung tingin mong hindi dapat makapalit sa kahit ka? Na tumatoy. Sige, Chris. Kasi naramdaman niya na yung feel doon eh. Nandun na siya sa peak nung ano. Nung panalo. Nakailang beses siya panalo eh. So, parang it's time to give chance sa ibang tao naman. Si Gia na lang. Uy, maingay. Tingin ko siya si Gia kasi parang ang lawak na lang darating niya. Oo. Tapos, oh, parang yun. Parang give chance to others. Ate Joanne. Dapat din na siya pinabalik kasi baka may chance na makalaban po siya. Ate Joanne, dapat hindi ka lang bumalik. Okay, pero okay lang. Tanggap pa. Si Gia din, dahil ano, parang di na niya kailangan yung wildcard kasi kahit hindi siya mag-wildcard, napakaraming opportunities sa kanya. Marami na siya connections, marami na siya. Basta, kaya-kaya niya marating yung pangarap niya ng pinag-wildcard. Pero yun, yun, ang dami niyang pwede siya. Sino yung tingin yung makakapasok sa kanya? Siyempre, di na ako lalayo. Papasok ko ng sarili ko. Ayun. Siguro naman, kaya ko naman makapasok sa partners ko dati ng lahat ng best ko at saka, ayun, basta. Kasi talagang ano na siya eh, kumbaga talagang, ang lawak na ng kanyang, ano sa musika. Kumbaga parang talagang, alam niyo na siguro kung paano nila ang lalagin mo man. Ano, si Ate Rachel. Kasi ano eh, parang madami siyang ano, alam sa lifestyle, music, tapos parang alam niya lahat. Thank you! Mga sa finance, yan. Si Ket talaga. Kasi nakita ko talaga yung, ano, yung potential niya bilang magtugtong talaga sa finance. Na ako, di ba talaga yung dating ni Ken? Talagang kumbaga sa... ano eh, sa adobo, may huli yung sa kanya eh. Pagluluto talaga. Kaya, get ako. Ow! Adobo naman to ka. Don't forget to like and follow our social media accounts. Please subscribe and hit the notification bell for updates, okay? Seeing you there!